Ngayon, may mga bumibili ng groceries at tinapay online at pinapadeliver na lamang. May mga nag-online banking o nagbabayad ng mga bills online. While this has helped many of us cope with the limitations brought about by the ECQ, the National Bureau of Investigation, NBI, Cybercrime Division, and the Banco Central ng Pilipinas report a 100% increase in phishing. At pag sinabi kong phishing, that's spelled with a P and H, no? And warn everyone to be cautious when it comes to your bank details. Bale, ang modus operandi ng phishing ay may mga taong magpapanggap na empleyado sila ng banko mo at hihingin nila ang detalye ng account mo tulad ng account number at o password. Huwag niyo pong ibigay yung mga yan. Hindi po hihingin ng banko nyo yan. Kahit kailanman, kahit sa anumang pagkakataon. Winawarn din po tayo na mag-ingat po sa mga humihingi ng donasyon online. May mga kriminal na nagpapanggap na kasapi sa mga respetadong institusyon. So we encourage everyone to please double check and verify these requests for donations. Mas mainam po na magbigay sa mga personal na kakilala natin o personal na iniendorso ng malapit sa atin. Okay? Ngayon, kung may mga reklamo po kayo hinggil dito, pwede nyo pong i-report sa NBI. Meron naman po rin silang NBI website. Kaya, salamat po. Alam ko mahirap na trabaho ito. Kaya salamat po sa NBI at sa Bangko Sentral ng Pilipinas.